30 volt to. 330. 3 phase. 330 3 phase lang to. Yan. 1 2 3. So yung diode na ito, ito to, diode. So makikita niyo yung diode na yan, oh. Good day mga ka-aircon tech ulit. So meron na lang akong ipapakita sa inyo yung board ng ating 5-tanner. Actually hindi ko alam kung anong brand nito dahil hindi nilagay kung anong brand. Pero ito yung design ng board niya. Yan. So 5-tanner yung ating board gamit ng 5-tanner aircon. Ayan. So mapapansin nyo siya. Ang supply niya L1, L2, L3. So, 3-phase. So, 3-phase ang supply niya. Ayan. So, ang naging problema nito, isishare ko lang. Actually, nagawa ko na itong board na ito. Napaandar ko na siya. Ang problema nito, yung regulator sa loob, yung pumutok. So, ito yung regulator niya. So, sumabog siya, pumutok siya. So, ayan. And pinalitan na namin, umandar na siya, napapower na namin. So isi-share ko lang sa inyo kasi baka medyo malito kayo dito sa pagkaka-design ng board. Kasi 3-phase. Ayan. So teka, i-ayos ko lang para mapaandar ko ulit. Yun. So ayan, so 3-phase ang ginamit natin, na 3-phase ang power supply niya kasi pang commercial na to dahil 5-tanner na siya, kaya usually kasi sa mga commercial building 3-phase ang ginagamit na power supply. Ayan, so ginawa niyang 3-phase. So magtataka kayo dun sa board na ginamit dahil ito yung mga unang labas na 5-tanner na inverter. So parang kailan lang lumabas tong 5-tanner na inverter. Dati hanggang 3TR pa lang. Ayan. So ito 5-tanner na. Kabit ko lang muna yan. Ayan. So ang power supply section natin na katulad ng ganito, usually supply niya is 220 din lang ang input. So gumagamit lang siya ng L1 or L1L2 o L1L3. Ang supply natin. So single phase lang ang power supply natin. Ayan. And yung IPM natin 3-phase DC. So ang compressor natin DC. So magtataka ka dito kasi ang input natin 3-phase. Pero yung loob natin single phase. Single phase na yung board na ginagamit. So positive and negative na DC lang pagdating na dito. So 3-phase yung pumasok. So mapapansin nyo ito, yung line natin, oh. Yan, oh. L1 red, white and blue. Pumasok siya dito sa coil. And eto. Pumunta lang siya dun sa diode. So yung diode na ito, ito yung tinatawag natin na diode, na 3-phase diode. So meron yan, yung 3-phase diode. Yan, oh. 3-phase yung input niya, pero yung ini-out niya, dalawa lang, positive and negative na. Papunta dun sa ating capacitor. Ayan. So, tingnan ko kung maidodrawing ko ng maayos para makita niyo yung pinaka-symbol niya. Ayan. So, gagamit ulit tayo ng mahiwagang whiteboard. Okay. So, yung supply natin, L1, L2, L3. So, 110, 110, 110. Tama ba? Oo nga, no? 330 volts to. 330. 3-phase. 330, 3-phase lang to. Yan. 1, 2, 3. So, yung diode na ito. Ito to, diode. So makikita nyo yung diode na yan, oh. Yan, oh. Tumakbo lang dun sa coil and papunta dun sa diode na yan.
Ito. So, yung diode na yan kasi, ginawa niyang, ayan. So, yan yung diode, ha. So, ang laman yan sa loob na diode na yan, 1, 2, 3. Diode. Diode again. Tapos, tama ba drawing ko? O, tama. Diode ulit. Dami kada diode nito, ha. Yan. Okay. Gusto pong magsalita ng cameraman ko, ha. Ayun. So, yun yung diode natin. Pinagsama lang siya. So, ito yung positive out natin. Out. Para hindi kayo malito, ha. Ito yung negative out. Okay. So, may dalawa na tayong output. Pero yung input natin, 3-phase. Pumasok doon sa ating diode. So, ang connection niyan, ito yan. Yan. Yun. 3-phase yung pumasok natin, pero yung lumabas niya, dalawang out lang. Negative and positive na lang. Dumaan siya sa diode. Okay. So, kung isu-short natin to, teka, kukuha ko ng eraser. Ayan. Ayan. So, ganito lang siya. L1, L2, L3. So, ito yung 3-phase input natin, ha? 3-phase source input. O in supply natin, ha? 1, 2, 3. L1, L2, L3. Yun. So, pumasok doon sa diode. Pumasok doon sa pangalawang diode and pumasok doon sa pangatlong diode. Then, nag-out na lang siya ng positive out. Negative out. Ayan. Okay na. Maliwanag na to. So, buburahin ko ito ulit. So, ganito lang yan. Yung 3-phase kasi, magtapaka na kayo doon sa 3-phase eh. 3-phase. Dito ko ilalagay. L1. Uy, patay. Nag-retire ang aking whiteboard marker. Kasi pinaglaro anong aking mabait na anak. L3. Yun. Teka, ayaw gumana. Ano kaya katapat nito? L1, L2, L3. Ayan. Nabasa pa. Ano, lacquer thinner. Nabasa pa ng sandig light yung aking whiteboard. Oo nga, no? Ayan. So, dumaan lang yan ng... Teka, na ba nakikita pa ba yan? Coil. Yun. Coil. 3-phase. Dumiretso lang yan dun, no? Yun, no? Teka. Titesterin ko na nga lang. So, nakita nyo na naman yung symbol. Nag-retire na yung aking whiteboard marker. Oh. Yun. Ito yung blue. L3. Si Mona lang hindi pa nag-retire. Makalimutan si Parang Bong. Gusto pa baka 25 years eh. Ano ba pag 25 years? Ano na, retire na, di ba? Retire na, nawala na. Pension. Pension. Dito na tayo. Nalala ko lang kasi. Ayan, so, eto, dito buti na tayo mag-umpisa. Buti pa yung pen mo, nag-retire na eh. Siya, hindi pa eh. Dito na tayo mag-umpisa sa L1, ha? Yan o, L1. Nakikita ba yung L1? Mm-hmm. Makulog eh. Okay, yung L1, yun yung red. So, kita nyo ito yung diode, oh. Tumakbo lang yan dito. Dumaan lang yan ang coil, yun, oh. Yun, coil. Dumaan siya. So, yung L1, ito yung red. Ayan, oh. Dito lang yan tumakbo, oh. L2. Ayun. L3. Ayun. So, L1, L2, L3. And... lumabas siya dun sa yung pinakita ko kanina sa drawing.
Ito, makikita nyo ha, ng mabote. Yan, makikita nyo ng mabote. Aray, yung red is positive. Aray, negative. Ayan, oh. Positive, negative. Pumunta doon sa diode natin. Ay, capacitor. Ayun, ito oh. Ito yung isa. So, positive ng capacitor, negative ng capacitor. So, nasa 400 lang kasi 200 eh. 200 plus 200, 400. Ayun, 400 volts lang yon. Hindi ko masukat kasi wala akong 3-phase supply. Kung ilan yung saktong makukuha natin. Pero unregulated, yun, hindi rin natin makukuha dahil unregulated. So, dumaan ang capacitor, papunta lang doon sa ating supply. Yun, dito sa IPM. Ewan kung makikita nyo na maliwanag. So, ito yung IPM section natin. Ito yung power supply. So, ang IPM natin, IPM IC na ginamit natin is ordinary IPM IC. Single phase pa rin siya. Single phase. So, DC. DC na siya eh. So, DC supply. Positive and negative lang ang kailangan niya. Yun. So, kinonvert lang siya yung 3-phase natin kasi ginagamit nga siya sa commercial kaya ginawa siyang 3-phase. And yung i-out niya, dalawang line lang. Yan, negative and positive lang talaga siya. Okay, ayan. So, maliwanag na. Baka maguluhanan kayo. 3-phase dito. Baka isipin nyo pagdating dito sa power supply ng ating ginagamit or to sa DC or sa supply ng IPM, maguluhanan na kayo dahil tatlo yung pumasok na supply. So, converted na siya sa DC na positive and negative lang. Ayan, positive and negative, pumasok dito, pumunta sa IPM, pumunta doon sa ating power supply. So, magkakasama na siya. Ayan. So, tingnan natin kung masusundan natin kung alin yung linya. Ito. Kung mapupokus natin yung diode na ito na nasa loob, yung kita. Sus, buti na lang maganda yung cellphone kung ginagamit si Realme. Ayun, so isang diode lang siya. So yung diode natin, pumasok lang sa kanya is 220 volts. Yan, so single phase lang. Dahil ganito, yung ordinary diode na ginagamit natin sa power supply. So single phase na siya. Single phase din yung, ayan. So positive and negative din lang yan. So kung susundan natin, hindi ko kasi maipokus ng diretso to dahil mahirap ibaliktad. So ito yung L1. Dito ko siya nakuha, L1. And yung tutusukin ko ay input ng ating diode na AC. Yun oh. So dito niya kinuha, sa L1. Tapos yung L2 kasi walang connection sa kanya dito. Yun yung L3. Ito yung isa yan oh. So, dumaan lang sa ano to, posistor, kaya ganyan kababa yung nakuha natin. Ayan. So, L1 and L3, yun yung pinaka-supply ng ating power supply. Yung bumubuhay dito sa board. Ito lang yan, yung section na ito. So, hindi kayo malilito. Ito, ang gamit nito, AC. AC to, AC ang dumadaan dito. Papunta dun sa diode, and paglabas ng diode, magiging DC. Ito yung supply ng ating IPM. Okay, so nakaseparate ang supply ng ating, yun, yung power supply natin, nakaseparate ang supply, yung ating 5 volts, 15 volts, at 12 volts. So yun, gumamit siya ng sarili niyang capacitor. So nakaseparate siya, nakaseparate siya dun sa supply ng ating IPM. Yun, so ito yung supply ng system at relay natin. So, dito siya kumukuha ng 15 volts papunta sa IPM natin. Pero yung main supply, nakaseparate siya. Okay? Yun. Kinonvert lang siya. Dumaan lang ng coil. Okay? So, testingin na natin. So, ang pinalitan ko ulit, yung regulator na pumutok. Supply ng 5 volts, 12 volts, and 15 volts. Yun. Sumabog siya. So, yan. Oh. Isipin mo ba naman, ganitong kaliit na regulator, wala pang heatsink, tapos nakababad, paano tatagal yung board? So, dapat regulator na nakakabit sa heatsink para tumagal siya. Ayan.
So hindi ko pa na-try kung pwede siyang i-convert do sa ibang power supply. Gagawa tayo ng power supply na 5 volts and 12 volts and 15 volts. So pwede siguro siya dahil separate naman siya. So hindi ko pa na-try. Ayan, pumutok na siya. So pag nasira, eh mag-o-option tayo ng repair dahil mahal yung board. Kaya nag-option sila na papalitan. Ayun, buti na na-reference namin yung number ng IC, nakabitan namin and napaandar namin. Ayan, so maliwanag na tayo dito. Ito, kaya ako nilabas lang kasi magkakaroon kayo ng kalituhan dito, L1, L2, L3. Pero magtataka kayo doon sa board is positive and negative lang. So kinonvert lang siya nung ating diode na 3-phase. 3-phase diode kung tawagin ito, ha. Ayan, so pumasok yung tatlo pero naglabas lang siya ng dalawang positive and negative. Okay, so maliwanag na. I-try ko lang ito kung para mapakita ko sa inyo. Yan, tutumilyuhan ko lang itong IPM IC natin. Yan. Ayan, so kinabit ko lang yung tornilyo ng IPM. And, teka, kakabit ko na rin ito. Para hindi makalaglag. Ano ba ito? Ayun. Ayan, mamaya ko na nga ito, tornilyo. So, i-try lang nating paandarin. Ito. So, ang kakabitan ko ng supply, L1 and yung ating L3. L1. So, ito yung L3. And syempre, i-check natin kung wala tayong shorted sa input. Ayan. So, wala naman tayong na-determine na shorted. Walang shorted. And, try ko isaksak, ha. Yun. So, buhay na yung unit natin. Ayan. So, ang pinalitan namin, isang, ito, yung pumutok na regulator. Doon sa 5 volts, 12 volts and 15 volts natin. So ayan, buhay na siya. Yung. So para hindi kayo malito, yung papunta dito, so makikita nyo naman to, eh. Separate siya na supply. Yun, yung diode na yan, oh. So para ma-analyze nyo, kasi magkahiwalay na section yan, eh. Yan, oh. So yun yung diode and yun yung capacitor para doon sa power supply. So, ang problema natin, nandito sa power supply, kaya dito tayo nakapokus. Yan. And, ang poproblemahin nyo kasi, saan ka mag-i-input ng supply dito? So, hahanapin nyo lang yung AC line natin. Yan. So, katulad nitong ginawa ko. Eto. So, testerin nyo na doon sa mismong AC. Yan, no? Nakikita nyo ba? Teka. Yan, no? Pag tinuto ko doon, ayun, oh. So, yung kabilang linya, eto yan. So, medyo mababa yung, ayan, oh, yung palo niya. Dahil dumaan siya ng relay at saka yung posistor na tinatawag natin o yung PTC. Yan. So, teka nga. Hanggalin ko ulit. Okay. Sandali lang. Hanap ako ng eraser. Nabasa ako ng sunlight light kanina, eh. May nag-inom dito, eh. Ano saan yung basahan ko rito? Hindi lang. Ayun, o. Ayun. Saan? Ayun, may basahan. Ayan. So, ulitin natin ulit. Ito, meron pala ako isang whiteboard marker pa dito. Ayan. So, para hindi kayo malito doon, kasi katulad noon, so, dumaan lang din ang coil yon.
yung supply nung ating ano ha, yung 12 volts, 5 volts, ayan, coil. Tapos dumaan doon sa ating diode na isa. Ayan. So AC, AC, positive, negative. Ayan, ganyan din siya. And yung positive ng ating capacitor. So ayan, para makasundan nyo. So yung ginamit niya kasi L1 saka yung L3 na line. Ayun. So susundan nyo na lang siya. Yung diode na chinek ko kanina, yung pinapakita ko sa inyo, ito yan. Yan, yun yung connection niya. So tinester ko lang siya from doon sa L1. Ito yan, yung may nakakabit na cord, L1. Ito, yung L3. So doon lang siya pumunta. Ayan, so maliwanag na. And pumunta doon sa diode natin, yan yung diode. And dyan na. Okay, so ulitin ko lang ulit yung kanina para hindi kayo malito doon sa papasok naman dito sa ating main supply. Yan na, ulitin ko lang ulit ha. Ito para hindi kayo malito yung papunta doon sa main supply ng IPM natin ha. So L1, L2, L3. Ayan, so 3-phase, dumaan doon sa diode natin and nag-out lang siya ng positive and negative. Tapos dumaan doon sa 1, yung diode natin na ay capacitor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yun. Capacitor. Ayan. So positive, negative. O yan na yung out natin. So magtataka lang kayo doon. L1, L2, L3. So yun yung pinakita ko sa unang drawing natin. Dito lang siya pumunta. So magtataka lang kayo din eh. Kasi baka kala nyo ang dami ng dinaanan niya. Coil lang yan. Yan o. Oh. Ito. Mapofocus natin. Yun. L1, 2, 3. L1, L2, L3. Baliktad. Ground pa to. Yan. Ito. Dumaan lang ng coil. So nagkaroon lang siya. Dumaan lang siya ng coil dito. Papasok doon. Doon. Sa ating diode. Okay. So hindi na ka malilito. Ito ano lang to. AC. AC yung dumaan dito. Papunta doon sa diode. And DC na pagdating dito. Yun. Sa capacitor. So ayan. Okay na. Malinaw na. Akala ko short video lang to. Mahaba rin pala. Okay. Ayan. So okay na tayo. Yung nagpapa shoutout pala. Next video ulit. Hindi ko matandaan eh. Hindi ko na lista. Okay. Ayos.